Ito po yung ilog na aming nilulusungan noon, pinagpapaliguan namin ng puon. Tapos, pagka po kami nakarating dito, kami-kami po nagsasabuyan para kami mawisikan ng kaunti. Pati po mahala po ang aming niniwisikan gayon. Tapos kami aahon na, uwi kami sa Tuklong, at doon po magaganap ang aming nobinas. Katapos po ng nobinas, ayun, saka po kami magsusublian. Ang mga babae ay pasalisod at ang mga lalaki po naman ay medyo patungong nakawalamoy balik. Kaya po sila ay nataguri ang subli. Tinutugtugan po naman ng kalatong na ito pong kalatong na ito, bawat patak ng pamalo nito ay parang nagbabadya po ng patak ng ulan sa aming mga bubungan. Barangay sa pangantawang Puksilangan at kaya po natawag sa pangalan, mayroon pong isang bundok na mga halaman doon, mga sapang. At ang mga naninirahan po dito ay kinagisngan po namin na puros mga aglipay dahil ang aglipay daw po ay simbahan ng mga dukha. Ngayon, mahihirap po ang mga taga rito. Nanonood nga doon sa aking mga lolo. Siyempre, naroon sa mga bata, inaktami ng kontolong. Oh, nakatapusan eh. Umato na nga ako, maaari. Nagsama-sama na nga kami magkaamapagsuli. Pati ang aking naging misi, pati nung aking naging bianon, sumasama kami. Nasuble ay hindi katulad ng ngayon, nakaprinti na. Noon ay ang nasuble ay inaakit ka pang ganito sa upo mo. Napili pa ang manunuble na lalaki. Kung sino ang gusto mo, iaakitin mo ganito. Oh. Ay, burokatik yan, ganyan. Oh. Matatanda dito yung manunuble. Ay, di kami doon na natuto. Minana namin na ng minanay. Oh. Ay, bakit hindi mamunahin, inamatay na sila. Tungkol po sa mga damit na ito, ito po eh, minana namin sa aming mga magulang. Ito po ang tira-tira nila. Ito ang kanilang panuot ng panahon sila ay kabataan. No, ako'y magkaasawa, di yung palit na sunod na sa aking mga kabataan, di siya nang nangungusiwa. Pero kami nadalo pa rin, pero hindi na lang katulad ng datihang panay-panay.
di buti po at kami may nasuot nung permero po kami sa muli itong mga ganito na ang aming suot. Ang tawagan nila ay barong babae. Ang isang are ay sa aking kakahin din sa Kubiba ngayon. Kaya sabi sa akin ay akin daw ingatan na at hindi na naman sila magagamit. Ang sayaw nung aming matanda, sabi nung aming pinakamatanda ay ano man ang inyong tutubarin sa tuklong ay sublian muna pagkatapos ng lubinas. Yun. Sabi ng aming matanda. Ay, napakalaking gaya, lalo na kung sama-sama o markada. Kahit anong pagod ko naman ipang ako ay naroon sa mga bagay na yun, ay para akong bata. Ang aking perles na ito at saka arilyos ko, ako yung mayroon pa rin sa buho pag nagsusubli. Ay, siya kong sinusuo. Magkalahok na po yung magsasayaw at magdadasal. Kami nagdadasal. Dahil po, kahit kami nasubli, kami na may nahiling sa Panginoon, Diyos ng aming dapat hilingin. Ligtas mo po kami sa lahat ng mga kaaway. Wala din sa ama, anak sa Espiritu Santo. Naroon ang pamula sa dasal ang sinilitan. Ang paraan kasi ng Sublian Festival para maisalin sa kabataan ito ay sa pamagitan ng contest o competition. Kaya itong mga schools na pinapasukan ng mga bata, kumukuha ng mga trainers galing dito sa tatlong grupong ito.
ang mga bata ay bali nagpa-practice sila, inaaral nila kung paano gumalaw yung matanda, ay di ginagaya lang nila, no? Syempre yung mga matanda naman ay hindi sila trained teachers, no? Pero may gumagabay sa kanilang mga guro ng mga schools, no, para maging maalwan ang pagsasali nitong mga matanda, no? May guidance ng mga teachers na nakaharap. Kinagisan ko na po yung tambol dahil po yung isa tatay pa yan ng Mamay Torino. Kaya lang po yan tumatagal, pinapalitan lang namin po siya ng balat ng bayawak. Yung kahoy po niya ay yung po ay nangka. Puno po ng nangka na binutasan ang loob at inukitan. Kailangan po yung stick kawayan na medyo bilog ang dulo. Ang tunay pong natugtog din ay inabot ko bata pa ako, mga 7 years old. Noon ang natugtog po yung tatay ni Mamay Torino, yung pong santo. Pag po sinatugtog, aalis siya, palibasa, malikot ako. Ang kalikutan, kinuha ko yung stick. Tapos tinuturuan niya ako. Nawala na nga po yung matanda, ako po ang kinuha nilang manunugtog dahil wala pong manunugtog silang makuha. Ako yung natuto. Kaya po, kinuha nila ako na, kaya po napasala ako sa matatanda. Sabi niya, kailangan ang nasayaw, medyo makisi yung sa atin, yung kanga sa basketball, may angas. Bukod sa fiesta ng Batangas City, ang Sublian Festival ang pinakamalaking event dito sa amin sa lungsod ng Batangas. Ito ay nagaganap tuwing July 23, taon-taon, mula noong 1988. At ito ay isang araw ng pasasalamat namin sa aming Foundation Day o sa founding anniversary ng Batangas City. Ito ay nagsimula bilang isang pagsasabuhay muli ng sayaw na Subli, na isang katutubong sayaw dito sa lungsod ng Batangas at sa western part ng buong lalawigan ng Batangas. Nung simula, yun lang ang aming nais gawin. Pero habang tumatakbo ito, ito ay na-develop na into a date with Batangas traditions. So pumasok na yung iba-ibang mga yamang lahi ng Batanggenyo, lahat ng mga tradisyon na bahagi ng buhay ng isang Batanggenyo ay pumasok na at binubuhay muli sa Subli.
Tinatawagin mo natin ang mga taga Talumpok, ang ating mga kapatid na manunugin sa Talumpok. Dahil sa festival na ito, lumutang na may tatlong klase ng subli. Una, yung subli ng Sinala, Bawan, Batangas. Ito marahil ang pinaka-well-researched, pinaka-well-publicized na uri ng subli. Dahil pinaka-malaki, malawak na pag-aaral ang nagawa na nito tungkol sa subling Sinala. Yung subling Sinala ay gumagamit ng castanets, no? At saka tugtugan sa yung subli drum, no? At saka meron ring saliw na awit, no? Ang mga matanda ay umaawit, at ito ay patungkol o parangal sa mahal na poong Santa Cruz. Ang pangalawang uri naman ay yung subli sa Pook Agoncillo. Ang kaibahan dito ay ito ay gumagamit ng castanets na flamenco. Hindi yung kalaste na native castanets, kundi flamenco castanets ang ginagamit nito. Saka ang mga lalaki at babae pareho nakasombrero. Ang Talumpok version naman ay wala silang awit, no? At sila, ang movements nila ay mas magalaw, mas malikot ang mga sumasayaw. Yung basic formation nila ay makikita, yung basic movements ay pare-pareho. Pero may pagkakaiba ang bawat isa. Festival na ito ay malaking nagawa para mapanatili ang subli. Una, nung kami nagsimula ay halos napawi na sa alaala ng bayan, no, na meron kaming yamang lahing subli, no. At ito ay bihira-bihira na ang nakikita mong practitioners. Pati yung mga matanda ay tamlayin ng mag-subli. Una, dahil wala silang masyadong pagkakataon na nagamitin ito. Pero dahil nabuhay muli sa festival, yung mga matanda ay naging active ulit sa pagsusubli. Dahil una, taon-taon merong silang paggagamitan ito. Padalawa, nakita ng mga tao yung ganda ng subli. Niniwala kami na ang subli ay mahirap ng mamatay o mapawi ulit sa alaala ng mga tao, no? Unang-una dahil ang dami ng kabataan ang natuto nito. At kami optimistic na dahil dito, ang mga kabataan ito, pag laki nila, magkapamilya, ay ipapasa rin nila yung kanilang naranasan bilang bata. Doon kami umaasa na patuloy na ipapasa ito ng mga batang ito, no, sa kanilang magiging anak. At yung magiging anak na may ipapasa ulit ito sa kanila namang magiging anak at apo. Thank you.
para sa atin. Yun na lang. Para ito sa atin inyong manahin, ay di aming minana, ipamana naman sa inyo. Palagay ko po paano meron lang pong kabataan ngayong natututo na. Ay di, harinawa pong huwag mawawala yung katutubong sayaw na yung kuha. Pinamana ng mga matatanda dahil pinaknabangan lang po yan.